Pag-uusapan natin ang top 10 secondhand pickup trucks na mabibili mo pa rin ngayon. Simulan natin sa number 10, 2003 Toyota Hilux. Isa itong compact size pickup truck na unang lumabas noong 1968 at mabilis na bumenta sa North America. Ito ay isang crew cab design pickup. May 3.0-liter diesel engine, 163 horsepower at 343 Newton-meters na torque. Available din ito sa 4x4 at 4x2 driving options. Automatic at manual transmission na may total payload capacity na aabot sa 700 kilos. Meron na itong 8 generations hanggang sa ngayon at kasalukuyan pa rin namamayagpag ang sales ng mga new generation Hilux sa buong mundo. Dahil sa pagtangkilik ng mga tao sa modelong ito, ay nagkaroon din ng ibang version nito sa ibang bansa. Naglabas ang Toyota ng camper version nito na tinawag nilang Toyota Trekker upang mapagbigyan ang kahilingan ng kanilang mga consumers. Sa mga bansa sa Middle East ay madalas mo ito makikita sa kalsada bilang panghakot ng mga kumpanya at pang-deliver sa kanilang mga cargo. Isang patunay na talagang maaasahan ang modelo na ito pagdating sa tibay at performance. Ang Toyota Hilux 2003 ay maaari mong mabili ngayon sa average secondhand market price na 200,000 to 350,000 pesos. Number 9, 2000 Ford Ranger. Ang 2000 Ford Ranger ay isang two-door vehicle na 3-seater. Ito ay merong 145 horsepower, 3.0-liter V6 engine. Sa isang banda, rear-wheel drive type ito na may interior colors na medium peri tan, graphite, Oxford white at light graphite. Ang fuel tank capacity ng Ranger ay umaabot sa 16.5 gallons at mayroong displacement na 22 miles per gallon sa city driving at 27 miles per gallon sa highway. Maganda rin ang exterior build ng model na ito kung kaya sulit ang pera mo dito. Ang Ford Ranger 2000 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 275,000 pesos sa Philippine market. Number 8, 1996 Mitsubishi L200. Ang 1996 4x4 Mitsubishi L200 pickup ay may tatlong available engine na pwede mong pagpilian. Ito ay ang 2.0-liter 16-valve, 2.4-liter 16-valve, at 3.0-liter V6 engines. Ang fuel system nito ay multi-point injection at may recorded torque na 165 newtons. Kung gearbox naman ang tatanungin mo, ito ay available sa 5-speed manual at rear-wheel drive type ito. Hindi rin mawawala ang ventilated disc nito sa front brake at drum sa rear brakes. Ang 1996 Mitsubishi L200 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 230,000 pesos sa Philippine market. Number 7, Mazda B2200. Ang Mazda B2200 ay isang two-door pickup truck na may 12 different trim options. Ang model na ito ay may available engine na 2.2 liters, 85 horsepower at 118 pound-feet na torque. Ang iba rin models na ito ay may available na 4-speed automatic transmission at 5-speed manual overdrive transmission. Ang front brakes nito ay disc habang drum brakes naman sa rear. Ito rin ay may two-way seat directional controls at ang front seat ay bench type. Ang Mazda B2200 ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 150,000 pesos sa Philippine market. Number 6, 1995 Isuzu TFR Fuego. Ang 1995 Isuzu TFR Fuego ay may dalawang ino-offer na engines. Ang una ay ang 2.5-liter engine at ang pangalawa ay ang 2.8-liter displacement engine. Ang una ay may 78 horsepower at 170 newtons ng torque, habang ang pangalawa naman ay may 100 horsepower at 230 newtons ng torque. Pinagtuunan din ng Isuzu ang interior comfort at design ng model na ito, dahil ang bawat control ay easy to reach para sa driver at ang bawat design na makikita mo sa loob ay may purpose. Ang 1995 Isuzu TFR Fuego ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 265,000 pesos sa Philippine market. Number 5, 2003 Nissan Frontier. Mas kilala sa pangalang Nissan Navara, ang Nissan Frontier ay unang lumabas noong 1985. Sa ibang parte ng Amerika ay kilala din ito sa pangalang Nissan NP300 at meron na itong tatlong generation hanggang sa ngayon. Ang maximum payload capacity nito ay aabot lamang sa 500 kilos. Pero sa kabila nito ay isa ito sa kilalang pinakamatibay na pickup truck sa merkado ng iba't ibang bansa.
isa. Meron itong base engine na 3.3 liters, V6 single overhead cam, 180 horsepower at 4,800 RPM. Available din ito sa 4x4 at 4x2 driving options, crew cab design, at maaari ka din pumili mula sa manual o automatic transmission. Kung medyo nagtitipid ka sa budget, ay siguradong pasok ito sa panlasa mo. Dahil ang 2003 Nissan Frontier ay maaari mong mabili sa average second-hand price na 200,000 pesos. Number 4, 1993 Ford Explorer. Ang 1993 Ford Explorer ay isang 4-wheel drive vehicle na may 4-liter V6 engine at may 160 horsepower. Ito ay may 4-speed automatic transmission at may mileage rating na 6.4 kilometers per liter sa city driving at 8.5 kilometers per liter sa highway. Maganda rin ang interior ng Explorer at kasya ang 4 na tao. May kanya-kanyang vacation gear at may manual glass sunroof ito. Ang 1993 Ford Explorer ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 118,000 pesos sa Philippine market. Number 3, 2001 Nissan Admax. Ang 2001 Nissan Admax ay isa sa mga rare na models na makikita mo ngayon. Meron itong automatic transmission at engine displacement na 1.5 liters. Ang fuel type ng model na ito ay gasoline. Kung ito ang iyong hanap, siguraduhin na suriin mabuti sapagkat bihirang-bihira lamang ang ganitong model ngayon. Wala ka na din makikita masyadong aftermarket parts. Ang 2001 Nissan Admax ay nagkakahalaga ngayon ng mahigit kumulang 120,000 pesos. Number 2, 1998 Ford F-150. Ang Ford F-Series ay linya ng mga pickup trucks na binebenta at ginawa ng Ford na nagsimula pa noong 1948, habang ang F-150 naman ay pinakilala sa merkado noong 1975, nakilala din sa tawag na Ford Lobo. Noong una ay dinisenyo ito bilang full-size pickup trucks, pero di nagtagal ay maraming binago ang Ford sa disenyo at tindig nito para na din makasabay base sa pangangailangan ng mga tao, at sa kasalukuyan ay meron na itong 14 generations. Pagdating naman sa pagmamaneho ay siguradong komportable ito at matatag sa kalsada kahit may bulto-bulto ka pang kargamento sa likod na pwedeng umabot sa 628 kilos maximum payload. Hinding-hindi ka mabibitin kung hatak lang ang pag-uusapan dito. Sa laki ng makina nito ay siguradong makukuha mo ang gusto mong takbo. Pero asahan mo magiging suki ka din sa mga gasoline station sa lakas ng konsumo nito. Meron itong base V8 engine na 4.6 liter, 220 horsepower, available din ito sa 4x4 at 4x2 variant. Maaari ka din makapili sa automatic at manual driving transmission options nito. Medyo masikip naman ito kumpara sa iba dahil sa single cab design nito. Ang 1998 Ford F-150 ay maaari mong mabili sa average second-hand market price na 350,000 pesos. Number 1, 2013 Isuzu D-Max. Basta pickup at diesel ay siguradong hindi magpapahuli ang Isuzu sa usapan. Unang lumabas ito noong 2002 na madali namang bumenta sa buong mundo dahil kilala ang Isuzu pagdating sa tibay at performance. Ang unang modelo nito ay hinango mula sa Chevrolet Colorado na nabigyan ng ibang pangalan gaya ng Holden Rodeo at Holden Colorado. Meron na itong 3 generation sa merkado at patuloy pa rin ang pamamayagpag nito sa ating mga kalsada. Ito ay may crew cab design, 3.0 liter diesel, turbo 4 engine at 380 Nm ng torque. Available ito sa 4x2 at 4x4 driving options, automatic at manual transmissions, at may payload capacity na abot sa 750 kilos. Swabe na ang interiors nito, pero syempre ang mga unang modelo ng Isuzu ay kilala na mayroong medyo maingay na makina dahil alam naman natin na mga old diesel models ay hindi pa masyadong efficient sa noise reduction. Pero hindi naman yun nakaka-apekta sa performance ng D-Max. At dahil sa kilalang brand ito, ang 2013 Isuzu D-Max ay maaari mong mabili sa average second-hand price na aabot sa 630,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!